Isang maulang araw mga peeps. Welcome to my cute little garden. Ngayon magpo-propagate tayo and magre-repot ng alocasia. Ngayon pa lang ako nagko-collection ng alocasia. Bali, dalawa pa lang sila. Ngayon, may ibinigay sa akin si Ed na dalawa. Ireripat natin siya ngayon. Ito yung ireripat natin. And siguro ipopropagate na rin. Kasi ito, marami na siyang stem. Ayan, no. Apat na siya. Ito yung binigay lang kay Ed. Hindi na naasikaso nung may-ari kasi naglipat sila. Ayan. Natin kung madi-divide siya. Ayan eh, marami na oh. Ito yung garden soil na gagamitin natin. Lalagyan natin siya ng coco peat. Tanggalin muna natin yung mga dumi niya. Ayan. O, dalawang baso ilalagay natin na coco peat. Ito pa yung isa. Yan. I-mix natin siya. Lalagyan din natin siya ng cow manure. Para mabilis na lalaki si alocasia, lalagyan natin siya ng cow manure. Dalawang basong ilalagay natin. Ayan. Then, inimix natin siya. Pag magre-repot tayo or magpo-propagate, careful lang. Iwasan nating masaktan yung halaman. Gumamit tayo ng cutter or gunting. Yan. Okay, start na tayo sa pagre-repot. Kakat muna natin yung seedling bag niya. Yan, para ma-loose and hindi masaktan yung halaman. Kakat natin siya. Pwede siyang ibabad sa tubig para malusin yung soil niya. Yan. Yan, inilagay ko siya sa tubig para madaling matanggalin lupa niya. Malilit pa yung bulb niya, pero pwede na siguro din siyang ipropagate kasi marami naman siyang ugat. Ayan. Umuulan na naman mga peeps, kaya titigil ko muna. Ibababad ko muna siya sa tubig. Masyado kasing maingay. Maya na lang natin ituloy.
Dahan-dahan lang pagtanggal sa kanya. Ayan, medyo lumuluag na. Madali na siyang tanggalin pag nababad siya sa tubig. Yan, natanggal na siya. Hiwa-hiwalay na sila. Oh. Paghiwa-hiwalay ka sila. Hindi na ako gumamit ng cutter. Ibinabad ko na lang siya sa tubig. Para madaling paghiwa-hiwalayin. Ayan. Hiwa-hiwalay na sila. Nalagay na natin sila sa paso. Still na ulan pa rin. Ayan. Lalagay na natin siya sa paso. Pangatlo. Itong isang maliit, sa maliit na paso ko na lang muna siya ilalagay. Meron pa kasing isa na malaking kinakailangan sa malaking paso ilagay. Dito ko ilalagay yung isang maliit na alocasia. Ito siya. And yung dalawang bulb na nakuha ko na maliliit lang. Yan, lalagyan ko siya ng bato kasi malaking butas niya sa ilalim. Sasama ko tong dalawang bulb. Yan, titignan natin kung mabubuhay sila. Sasama ko siya dito sa isang maliit. Ito pa yung isa nating iriripat. Guntingin natin siya. Oops, ayun, nagtumalo ang aking gunting.
Diniligan ko siya kanina, pero matigas pa rin yung lupa niya. Hindi na siya moist. Yan, ireripat na natin siya. Yan, okay na. Didiligan na lang sila. Nagawa kong apat. Yung isang pot. And eto. Yan, nailipat ko na siya. Yan, didiligan na lang sila. Repotted na. Nagawa kong apat. Yung isa. Yan. Ang alocasia kasi, kinakailangan lagi siyang moist. Ang gusto ni alocasia, yung parang nasa jungle siya. Medyo madilim and mataas yung humidity. Sobrang pagmamahal ko sa halaman, na-overwater ko sila. Lagi silang wet. Paano ba to maiiwasan? Itong naging solution ko, bumili ako ng moisture meter. Yan. Pagka nasa red, dry siya. Pag green, moist. And pag blue, wet. Yan. So far, nasa green naman siya. So, moist siya, moist. Ipupush mo lang yung switch. Eto siya. Kung anong gusto mong itest, yung moisture sa left, sa gitna naman yung light, and sa right, yung pH level ng soil. Yan. Wala siyang battery. And meron siyang instruction yan. Pwede mo ang gawing reference. Itutusok mo lang siya sa soil, reaching dun sa root level niya and malapit sa halaman. Sa Shopee ko siya binili. Affordable naman siya. So yan, kung nagwo-worry ka na ma-overwater ang halaman mo, isa na to sa best solution na pwede mong gawin. Moisture meter. Considered as endangered species na sila. Kaya kung meron ka nito sa bahay, dapat inaalagaan mo mabuti. Para hindi sila mawala. Ang alocasia pala ay isang nakalalasong halaman. Kaya careful tayo mga peeps. Both to human and animals. That's all mga peeps. Thanks for watching.